Mga kagapay, gusto ko lang share sa inyo paano ako maglinis ng hollow wheel ng Maserati, kung paano natin mahalin ang ating mga kotse. Nalinis ko na yung tatlo, ito na lang para magpakita ko sa inyo. Spray sa loob. Kapay, gusto ko lang share sa inyo kung paano ako maglinis ng hollow wheel ng Maserati, kung paano natin mahalin ang ating mga kotse. Nalinis ko na yung tatlo, ito na lang para magpakita ko sa inyo. Spray sa loob. Actually, itong panlinis ko na to, ano to eh, oven and grill cleaner. Yan, maganda to kasi kahit na maanong yung grease sa daan, minsan sa espalto, ganun, sa kalsada, may para mga langis-langis. Yan, ganyan ako maglinis. Hindi ako nagmamadali sa paglilinis, kaya kailangan pag ginawa mo na ang isang bagay, kahit daan-daan ka lang, malinis lang yung perfect ang paglilinis. Yan, ganyan. Yan, yan, ginaganyan ko po yan. Yan, pati yung, kasi pag yung sink na to, nag-iipon yung ano dyan, dumi. Pag hindi mo inalagaan, hanggang sa mahihirapan ka pag nagpatong-patong na yung dumi. Ginagawa ko to once a while lang naman, once in a while. Pag marumi nang marumi siya, doon ko lang ginagawa to. Kailangan na alagaan mo. Parang asawa mo, ganun. Ganun. Siyempre, pinipinger ko yan. Hindi lang ang babae ang pinipinger. At itong hollow wheel na to, pinipinger ko. Ang bastos ni kuya. Yan, ginaganon ko yan. Kailangan yung finger. Siyempre, pinakamagaling. Naka-ayos gamitin. Yan. Yan. Tapos, aalukahin ko yan. Aalukahin. Ang lalim mo yung kuya. Ano bang ibig sabihin ng aalukahin? Alam niyo po ba ang ibig sabihin nun? Pati ano lang. Pati comment lang kung anong ibig sabihin nun. Nabanggit ko na aalukahin. Wow, lalim nun ah. Parang nasa balong malalim ah. Gusto niya mag-swimming. Tingnan mo yung labo ko. Ayun oh. Dadapo siya tapos tatalon. Kasi may ano ito eh. Mayroon akong dito sa kamay. Sa nag-lotion ako ng dito. Buhat nung na-discovery ko yung dito na yun. Yung magtrabaho ako. Naglalagay ako. Pag naka-short ako, maglagay ako sa paa ko. Talbog yung mga lamok eh. Dadapo lang tapos hindi ka kagat, tapos aalis. Pag dapo niya, aalis din. Yan, alukahin na gusto. Alukahin, alukahin. Word of today natin, word of the day. Aalukahin, wow. Lalim nun. Sino bang nakakaintindi sa salita ko na yun? Aalukahin. Pakicomment lang kung anong ibig sabihin nung ano. Yung sinabi ko, kasi hindi ko na maabot sa baba, ay sa loob. Kaya siyempre ito. Kailangan, naglinis ka na rin lang, wagas na. Para hindi sayang yung effort. Huwag kang magmadali, pasensya lang. Kasi yung mga iba naglilinis eh, bara-bara. Hindi naman nagmamadali, akala mo may pupuntahan. Oh. Tulad yan, oh. Malinis yan pati sa loob, parang bago. Parang bagong rim, hollow wheel. Sa Pilipinas, siyempre, ang mga tao dyan, lalo na, maingat sa ating mga sasakyan. O, diba? Tapos, ganun yung pagdito. Yan, tapos ko nang hinalukay.
Wala na yan. Tingnan mo. So, yun. Yung sa sulok na to, pag hindi mo inalagaan, magpapatong-patong na yun din dyan. Kasi hindi abot ng ano eh. Yan. Ginaganon ko lang yun sa daliri. Yan o. Oh, yun dito. Inis na. Napaka-simple. Kailangan huwag natin kaya maging tutong ang dust brake. Brake dust pala. Dust brake. Brake dust. Palesin nyo. Balikot lang. Hindi nyo yung ano nga. Brake disc. Pag nabasayan, kakalawain na ganun. Tapos ang gagawin ko nyan, i-atras sa banti ko para parang putik yan eh. Atras sa banti ko muna. Yun, naano siya oh. Yun oh, nawala yung kalawang niya oh. Yung disc. Tapos ano yung kunya niya, may putik siya oh. Kasi yung mabasahin ko oh. Yan oh, may putik oh. Oh, oh. Yung dumi niya no. Yan, basahin ko. Explain ko ulit. Yun, nawala na. Nawala na yung putik. Nawala yung putik. At yun dito, tignan nyo. Madilim sa loob, oh. Yun, oh. Putik ko. Yun, oh. Malinis yan, no? Parang bago. Parang bago siya, eh. Ayun, puti ko. Tingnan mo, puti ko. Ngayon, hindi ko na yan patutuyuin kasi tagulan, eh. Umuulan, eh. Umuulan. Ah, tingnan nito, yung puti niya. Siguro maliwanag ng konti ito. Ngiti mo. Yun o, ngiti mo. O, ngiti mo. No? Ngiti mo. Yan, saling ko siya. Ganyan ko alagaan yung rim na to. Yan, tapos na. Pwede na siya. Ipagkita ko sa inyo, nung mga papi pa yung alaga ko, si Bobby at Mark, nung papi pa sila, nung maliit pa sila, tuta. Ayan. Kagat nila yan, linalaro nila yan. Yan o. Inaagat yun, damage. O. Yan o. Yan o. Kagat nila yan. Naiwan ko ba sa mga aso ko noon. Yan o. Ang pangit o. Ngipin nila yan. Sinira yung view ng ano. Ng Maserati. Pag ginagamit ko to para akong hinihila niya pag tinapakan ko accelerate niya. Biro mo ba naman laki makina nito. Mag-gulp yung amo ko ulit. Yan, hanggang dito muna. Malinis na masalati ko. Alam niyo po, mga kagamitan ng amo ko.
tinuturing ko na rin sa akin yan. Na, ito yung detol ko. Ilo-lotion ko dito, walang lamok. Wala akong kagat. Yung pala sinabi ko na mga kagamitan ng amo ko parang akin na rin. Tinuturing ko akin. Ganun po talaga ako. Lahat ng kagamitan ng amo ko parang kagamitan ko na rin. Tsaka yung pag-aari niya parang pag-aari ko na rin. Sa bahay, ang laman ng bahay, lalo na mga sasakyan. Yan, tinuturing ko akin yan. Kasi dito ako nakatira, bahay ko to eh. Kaya ganyan po ako. Naalala ko nga yung mga pamangkin ko noon, nung totoy pa sila, tsaka nenay pa sila. Sabi nila sa akin, maliliit pa sila noon. Sabi niya, Bob, ang dami mo, mayaman ka, sabi ganun. Sabi raw mayaman daw ako dahil may Rolls Royce ako, may Mercedes ako, malaki ang bahay ko, tapos may swimming pool pa ako. Kasi noon nag-ooperate pa yung swimming pool nung nag-tour sila dito eh, yung unang tour nila. Batang-bata pa sila noon, ngayon, binata talaga na. Si Odessa nga yun, nagtatrabaho na, natapos na sa accountancy ngayon. Katulad nung nasabi ko yun, nagtatrabaho sa German company. May driver siya, sinusundo siya sa umaga sa amin, tapos sinahatid siya sa gabi sa amin. Isang tapa. Kaya iba yung nag-aaral. Kaya yung mga bata ngayon, mag-aaral kayo ng wagas. Huwag niyong ngayon mamiss niyo ang pagkakataon. Ganito muna. Mga bata, gusto ko sana lahat kayo matapos para yumaman ang ating bayan, ang ating bansa. Kayo lang kasi ang makapagbabago sa ating bansa. Mga bata pa kayo, marami pa kayong chance na iwasan yung, bawasan yung paglalaro sa phone. Ang gawin yung libangan ay ang pag-aaral. Maniwala kayo sa akin, mga anak. Hanggang dito na lang po. Mabuhay ang mga batang masisipag. Bye for now. Yan ang Laura. Yan ang aming foods ngayon. Sinigang na buto-buto with pechay. At may tigis sa kaming tuyo. Yan. Wow, naman. Sarap. Yan. Lagyan ng sili. Siyempre, may sili tayo sa bakuran. Sa Pilipinas, alos lahat ng bahay, may sili. Ewan ko lang ngayon. Noon, kami ng tatay ko, pamilya namin. Buhay pa ang tatay ko, hindi kami nawawalan ng gulay. Lalo na sili. Sa tabing bakod at saka yung tanglad. Yung tanglad. Hindi kami nawawalan yan. At saka yung pandan. Alam mo yung pandan, Lao? Oo. Yung pagpabago mo sa kanin, yun. Hindi kami nawawala nun. Yung tatlo na yun, hindi nawawala. Tapos yung langka sa bahay. Tapos yung pang kamias. Kamias, yan. Kamias, oo. Palagi kami mayroon na yan. Mga pinaka. Sa bahay namin, oo. Sa loti ng bahay. Yan, ayun na po. Thank you, Father God. Biyaya, hindi na mawala, maapaw. Kain muna po kami, mga kagapay. Itong Laura, yan. Ang monyan kasi, alitay niya ngayon. Have a nice day. Ang monyan di masarpakan. Yan. Apo na, kain muna kami. Sarap ng ulam namin. O, yun. Sinigang na buto-buto. Siyempre, yung dalawang bida, yun. Yan. Ayan sila. Nasaan na? Ayun. Ayun sila, hindi ko kita. Ay, ayan mo na. Hindi mo sila kita.